Hello mga palangga, kamusta kayong lahat? Welcome back sa aking YouTube channel and I miss you all mga palangga. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano ba kumuha ng solo parent ID and ano nga ba ang requirements, ano ang mga kailangang ipasa sa DSWD and ano nga ba ang paano ka masasabi na ikaw ay isang solo parent? So, I hope you will enjoy this video because this is very informative sa mga, lalo na sa mga solo parent dyan. So, welcome back and let's start sa aking video. Alright guys, so sa ngayon medyo informative ito kasi napapanahon nga, lalo-lalo na dito sa aming area na nire-require ito ngayon kasi nga siguro may ibibigay yung DSWD para sa mga solo parent and hindi ko alam if cash or groceries pero sigurado naman makakatulong yun sa mga solo parent. So, unang-una guys, ano ba ang itsura ng solo parent ID? So, hindi ko alam kung pare-parehas lang yung itsura niya, pero dito kasi ito yung binigay sa amin. Ito yung solo parent ID ko dito. So, nakuha ko na siya. Last week, binigay na sa akin. Paano nga ba makakakuha ng solo parent ID? Ano ang requirement? Paano ka masasabi na ikaw ay isang solo parent? So, unang-una guys, ikaw ay isang solo parent. Kung ikaw mismo, ikaw solong-solo mo, ikaw lang mismo yung sumusuporta sa anak mo, wala kang ka-live-in, kahit hindi kayo kasal, wala kang ka-live-in, walang yung anak mo or mga anak mo hindi binibigyan ng support ng kanyang father or it's either yung mother niya, kailangan wala kang tinatanggap na support para sa mga anak mo or sa anak mo galing sa other partner mo. Kahit hiwalay kayo, kung nagbibigay ng suporta yung anak, yung other partner or yung father nila or mother, hindi ka qualified as solo parent. Yun yung sabi sa amin ng DSWD, sabi ng barangay namin. Kasi yun daw ang sabi ng DSWD, hindi ka required as solo parent or hindi ka qualify as solo parent kung ikaw ay tinutulungan din ng kabilang side ng it's either nga father or mother ng mga anak mo. So, kasi nga hindi nga solo, di ba? Hindi mo solo ang responsibilidad or hindi mo sinosolo ang pagpapalaki ng mga anak mo. So, doon siya palang ma-qualify as solo parent. So, ano nga ba ang requirement para makakuha ng solo parent ID? Anyway guys, ang solo parent ID ay maraming gamit. So, hindi lang siya para lang makaklaim ka ng ayuda from the SWD. Pero sa pagkakaalam ko, base na rin sa mga friend ko na solo parent, nagagamit din nila ito para mabigyan sila ng discount sa mga, minsan merong mga establishment na nagbibigay ng discounts sa mga solo parent, like sa groceries, sa mga medicines, sa mga public vehicles, sa mga public transports. So, minsan nabibigyan sila ng discount kapag meron silang solo parent ID. So, di ko alam kung lahat-lahat or
nationwide yon na ganun ang palakad sa mga solo parent or ganun yung trato sa mga solo parent. Pero yung sa mga balita lang naririnig ko and sa mga base na rin sa mga sinasabi ng mga friend ko na meron ng mga ganito na meron na silang solo parent ID, ganun daw yung nangyayari sa kanila, nabibigyan nga sila ng discount. So, hindi madali ang pagiging solo parent. So, huwag niyong sabihin na, ay, mas maganda pa yung solo parent kasi meron silang mga ganito, ganyan. Meron silang nare-receive ng mga ayuda, yun na ano. Kasi hindi madali ang pagiging solo parent talaga. Hindi madali ang magpalaki ng mga anak. Lalo na pag marami kang anak, hindi talaga madali na solo ka lang. So, mahirap guys. Ikaw ang tatay, ikaw ang nanay. Pagdating mo, asikasuin mo yung mga anak mo. Maghanap buhay ka pa para sa mga anak mo. So, hindi ganun kadali. Kasi as mother nga lang, diba? As housewife, yung may kapartner ka, hindi na nga madali. Lalo pa kaya pag solo ka. Diba? So, hindi ganun kadali yun. So, excuse me. Paano nga ba? Ano nga ba ang requirement ng para makakuha ka ng solo parent ID? So, ang hiningi sa amin, ang na-require ng DSWD is kailangan meron kang birth certificate mo, birth certificate ng anak mo or mga anak mo, Xerox lang yung hinihingi sa amin. And kung married ka or namatay yung anak, namatay yung kapartner mo before, syempre kailangan mo ng death certificate. So siguro kung hiwalay kayo or hindi kayo na-annulled, naghiwalay lang kayo, kailangan i-certify, kumuha ng certification sa government or sa barangay ninyo na ikaw ay solo parent talaga, na ikaw lang mag-isa ang sumusuporta sa mga anak mo or sa anak mo. So, ganun siya. Ganun ang requirement. Sa mga solo parent naman na never kinasal, na hindi nga sila nagsama ng father or mother ng kanilang mga anak, kailangan din ng certification. Actually, siguro lahat is kailangan ng certification from respective barangays. So, kailangan din yon, kailangan i-certify ng barangay nyo na ikaw talaga ay isang solo parent. So, ganun ang kailangan nyo sa mga ulitin ko guys ha. Sa mga single talaga, ganun lang ang requirement. Certification from your barangay and birth certificate mo na parent and birth certificate ng anak mo. Doon naman sa mga hindi nagsasama, syempre kailangan i-certify din ng barangay nyo na ikaw ay solo parent na nga talaga. And hindi ka na nga hindi na nga nagsusuporta yung kabilang side sa mga anak mo. So, ganun yon. And doon sa mga namatay na o sa mga widow na, solo parent ka, pero kailangan wala kang kinakasamang bago, no? Kaya nga solo, di ba? Baka mamaya namatay na yung ano tawag dito? Namatay na yung kinakasama mo. I mean yung yes, yung husband mo or yung wife mo, tapos may kinakasama ka pero nag-apply ka pa rin ng solo parent. Hindi na pwede yun. Hindi ka na qualify as solo parent. So, kasi nga, meron ka ng kapartner. So, meron ng tumutulong sa'yo na sumuporta sa mga anak mo. So, pag meron ka ng kinakasama, kahit widow ka na, huwag ka nang mag-apply ng solo parent ID. So, ganun yun. And gano'n ba katagal ito makuha? Sa case namin kasi, before daw, nung nagpasa ako ng requirements ko sa DSWD, pinapunta kami doon sa isang Photoshop.
na gumagawa nga ng IDs. Kasi before, meron daw silang tagagawa doon sa munisipyo, kaso wala na daw. Kaya doon na kami pinapunta sa isang Photoshop. And nakuha ko siya. Within 1 week, nakuha ko siya. So, Friday ako pumunta. Friday ako nagpasa. Friday ko rin siya nakuha. Friday, yes, 1 week ko siya bago nakuha. So, mabilis lang naman. And ganito yung itsura niya. So, hindi ko alam kung pare-parehas ang itsura niyan sa lahat ng lugar. Pero ganyan nga. Maganda naman, guys. Parang okay naman siya. Okay naman yung itsura niya. Ayan. Hindi nga, ano, parang kagaya ng sa, yung ID nung sa postal ID natin na, ano, na bago. Yun. Parang ganun yung kanyang tsura. And yung kanyang klase. Maganda talaga ang ID ng solo parent. Pero hindi maganda maging solo parent. Ano? So, hindi naman natin yon hinihingi, hindi naman natin. So, meron lang talaga mga taong mala siguro sa ganyan sitwasyon, sa mga na, sa mala sa love life. Sabihin na natin, mala sa love life. So, huwag nating i-judge. Huwag nyo kaming i-judge ng mga solo parent kasi hindi madali maging solo parent. Hindi namin ginusto talaga na maging solo parent. Never namin wish na maging solo parent kami kasi sobrang hirap maging solo parent. And ako as solo parent, proud pa rin ako. So, hindi ako naghihintay na merong magbibigay sa akin ng ayuda. Kung meron man, nabibigyan kami or magbibigay sa akin yung government ng ayuda, syempre, nagpapasalamat kami ng malaki doon as solo parents. Lalong-lalo na ako. Kasi malaking bagay sa amin yon, makakatulong sa amin. Kahit yung maliit na bagay lang, bibigyan ka lang ng konting groceries, masaya na ako doon sa side ko. Masaya na ako doon na nakatanggap ako ng ganito, ng mga simpleng bagay na binibigay ng government. Kasi ibig sabihin, napapansin kami ng government, malaki yung kanilang worry, no? Nag-worry yung government sa amin, tinutulungan kami ng government, and hindi nakaka-proud na although hindi nga nakaka-proud na mag, na umasa ka sa suporta ng government, no? So hindi yon maganda, wag nating gawin yon na umasa sa government kasi nga solo parent tayo. Sasabihin natin, bibigyan din naman ng ayuda ng government yung solo parent. So maghintay na lang tayo. Hindi ganun. Huwag tayo maghintay ng ayuda from the government. Kung merong ibigay sa atin, pasalamatan natin ng malaki as solo parent. Kasi nga, binibigyan tayo ng time, binibigyan tayo ng effort ng government para mabigyan din tayo ng tulong. So, sana nakakuha kayo ng informations kung ano yung mga requirements and kailangan natin sa pagkuha ng solo parent ID. Till my next video, guys, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and sana don't forget to like, share na din para ma-spread natin ang information sa ibang mga solo parent. And please don't forget to click the bell button para ma-notify din kayo sa mga susunod kong videos. See you guys in my next videos. Bye!